kasal dahil ang mga peste katulad ng mga Marcos ay sama-sama nating wawakasan. Kaya naman ngayong umaga, makikita natin sa harapan ang golden kohol na katulad ng mga Marcos, katulad ni Marcos at ni Sara Duterte ay peste sa mga magsasaka, peste sa sambayan ng Pilipino. Kaya ay siyang walang bagay, wala rin kapitan. Kaya po rin, naayayahin po natin yung ating mga representante mula sa iba't ibang organisasyon, Sara. Mga kasama ang nasasaksihan nyo dyan, pinupuksa ang peste sa bayang ito, ang pamanahing kahinaan, ang pagkalumpok ng ating mga magsasaka, ng ating mga pesante, ipinilip-inilunggok ang sarili sa Departamento ng Agrikultura, pinamakuan tayo ng 20 pesos na kilo ng bigas, ngunit sa katunayan, gumahing pwersa na siyang nagpapakain kahit sa mga ganit na katulad ni Bongbong Marcos Jr. Mga kasama, sumay-sumay tayo sa ating mga pangawagan. Tunay na reforma sa lupa! Madodoble
may utang pa si Tanod, nakikisahan na lang. Sandatahan. Kaunlaran, hindi para sa mga magsasaka, hindi para sa mga manggagawa, hindi para sa mamamayang Pilipino ang kasaganahan na sinasabi ni Marcos. Ito ay para sa kanyang mga crony, ito ay para sa mga amo niyang US at China. Ang hirapan, ang pagutuman, ang krisis ng ekonomiya na siyang nananalasa sa mga mayang Pilipino. Hinding-hindi natin makukuha ang tunay na kasaganahan, ang tunay na kaunlaran sa ilalim ng isang gobyernong si Marcos ang presidente at si Duterte ang vice-presidente. Mga kasama, makukuha lamang natin ang tunay na kaunlaran sa salikang alyansa ng mga magsasaka at ng mga manggagawa na pupuksakin, na mapapagsakin ang imperialismo, kapitalismo at burokrata kapitalismo. Kaya alam ng mga kabataan na wala kaming ibang landas na tatahakin kundi patungo sa mga komunidad, patungo sa mga palayan, patungo sa mga sakahan at nakikisa kami sa laban ng mga magsasaka at ng mga manggagawa. Ayun naman mga kasama, tumungo tayo sa pangalawang bahagi ng ating programa upang... Ayudang sapat! Mga kasama, mga kababayan, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang ating mga kapatid na magsasaka galing pa sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang mga manggagawa sa ilalim ng All Workers Unity ay mahigpit na nakikisa sa pakikipaglaban natin para kamtin ang tunay na reforma sa ating bansa. Ang tunay na reforma sa lupa ay hindi lamang usapin ng mga ating mga kapatid na mga magsasaka. Ito po ay ang panandang bato sa ating pakikibaka upang kamtin ang tunay na kalayaan at demokrasya sa ating inang bayan. Kung walang tunay na reforma sa lupa, walang magbabago sa kasalukuyang malakolonyal at malapyudal na kalagayan ng bansang Pilipinas. Na kapag hindi sa kanila ang mga gumagawa ng bahay ay walang matirhan, ang numilikha ng pagkain ay walang makain. Magpapatuloy ganyang kalagayan, magpapatuloy ang cheap labor export policy, kaya walang natitira sa atin kundi ang tuloy-tuloy na paglaban upang kamtin ang tunay na kalayaan dito sa ating inang bayan, at ang susi dyan ay ang pagkakaroon ng tunay na reforma sa ating bayan. Wala po golden years sa martial law. Ang meron lang ay gintong ninakaw sa Malacanang ng mga Marcoses. Kung meron mang
ginintuan, ang ginuntuan, ang golden ay ang tuloy-tuloy nating pakikibaka upang palayain ang ating ilang bayan mula sa imperialismo, feudalismo at burokrata kapitalismo. Maraming salamat at mabuhay ang sambayanang tuloy-tuloy na lumalaban. Maraming salamat, Kabong Labog, mula sa Kilusang Bayo Uno at sa mga naunang tagapagsalita. Mga kasama, sa puntong ito ay naangayahan ang lahat na ayusin po ang ating hanay. Hanggang sa dula kung narinig pa po ang ating programa, itaas sa mga panawagan! Mga kasama, sabay-sabay, makipaka! Huwag matakot! Makipaka! Huwag matakot! Uring magsasaka! Pahunahing presa!